Welcome and welcome back mga makamakas. So ngayon pag-uusapan natin ang unsolved mystery ng first chop chop lady dito sa Pilipinas. Pero bago yun, kung mahilig ka sa mga gantong video na kung saan meron kang makukuha ang kaalaman, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe. Click muna ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na video. Ginulantang ng isang balita ang buong Pilipinas dahil nga sa kauna-una ang pagkakaroon ng Chop Chop Lady dito sa Pilipinas noong 1967. Pero sino nga ba tong Chop Chop Lady na ito? At sino ang gumawa sa kanya? Yan ang mga aalamin natin sa video na to. Iniwan ni Lucia Tolentino Lalo ang Canada, Pampanga para maghanap ng mas magandang buhay sa Manila. Dati siya nagtatrabaho bilang waitress sa bar at magaling sa pagkapit ng pera. At ang dahil nga dito ay nakapagpatayo siya ng kanyang dalawang sariling negosyo noong 1967. Kabilang na dito ang Lucy House of Beauty na isang salon sa Mayaligi Street, Santa Cruz, Manila. At ang Pagoda Fountain sa Rizal Avenue na isang restaurant. At tinagtagal ay nakilala niya si Anyano de la Vega na isang pulis at nahulog ang loob nila sa isa't isa kahit nakasal na ito at nagpasya silang magsama at di nagtagal ang pagsasama nila ay nagbunga ng isang batang lalaki. Binuhos lahat ni Lucia ang kanyang oras at buhay sa negosyo at pamilya sa edad na 28 years old. Pero lingid sa kalaman ng kanyang asawa ay meron itong kinakasamang lalaki. Hanggang isang araw, si Lucia Lalo ay bigla na lang nawala. Wala sa kaibigan at pamilya niya ang nag-report na nawawala ito. Sa pag-aakalang maiba siyang pinagkakabalahan. At noong May 28, kumalat ang unang balita ng Chop Chop Lady dito sa Pilipinas na mas maingay pa sa Arab-Israeli War. At noong araw na yon, natagpuan ng mga pulis ang isang piraso ng hita na hinati-hati sa apat na nakabalot sa dyaryo at may petsa na May 14 at natagpuan ito sa basurahan sa May Malabon Street di kalayuan sa kanyang restaurant sa Pagoda sa Santa Cruz, Manila. Isang basurero ang nakatagpo dito at sinabi niya na ang paa ay sobrang lamig na parang galing sa freezer. At kinaumagahan, natagpuan ang kanyang katawan na wala ng ulo at mga hita. Natagpuan ito na nakabalot sa dyaryo sa EDSA at may petsa na May 23. At nadiskobre ng mga pulis na kay Lucia ang mga katawan na iyon. Na-identify nila ito sa pamamagitan ng fingerprint niya na nagmat sa NBI clearance. Pero ang ulo ni Lucia ay di na nakita. At ang mga suspect nila sa pagpatay kay Lucia ay ang mga manliligaw nito. At una na nga dito si Florante Rilos na isang 19 years old na waiter sa restaurant ni Lucia. At ayon sa sabi-sabi, sinusuportahan niya ito pero itinanggi ni Florante ang paratang sa kanya dahil nakipag-inuman daw ito sa kanyang mga barkada nung mangyari ang krimen. At wala rin itong motibo o dahilan para humantong napatayin niya si Lucia. Pero hindi niya itinanggi na may relasyon siya dito. Pero ayon sa cashier ng restaurant ni Lucia, nakipag-break na si Lucia dito at may mga witness na nagsasabing kinakaladkad ni Florante si Lucia pasakay ng taxi. Pero hindi ito na-verify. Kaya si Florante ay pinakawalan ng mga pulis. Pero si Florante ay di umalis sa mga pulis sa takot na baka mapahamak ang kanyang buhay. At naging pangalawang suspect ng mga pulis si Unyano de la Vega na dating asawa ni Lucila. Maraming nagsasabi na maraming silang naging problema.
may anak silang 6 years old na nakatira sa nanay ni Lucia sa Caloocan. At ayon sa kanila, si Uniano ay madalas magalit at magselos. Binaril pa nga nito ang kanyang service ng 3 beses sa harap ng restaurant ni Lucia at parlor isang buwan bago mawala ito. At noong gabi daw na iyon, sinabi ni Uniano na nag-dinner sila ni Lucia ng 6:30 p.m. at umalis na agad ito. Pero ayon sa kamag-anak nila, si Lucia ay nakita nilang tulog nang umalis si Uniano. Makalipas ang ilang araw, lumitaw si Jose Luis Santiano, isang dentistry student sa edad na 28 years old. Inamin niya na siya ang pumatay kay Lucia dahil sa nagigilty daw siya sa kanyang ginawa. Sinabi sa mga pulis na nagkaroon siya ng mental blackout. Naalala niya pa daw nung sakali niya si Lucia hanggang sa mamatay ito. At ayon sa kaniya ay isa sa mga lover ni Lucia. Inakit daw siya ni Lucia at nang umayaw daw siya ay tinakot siya na mag-iskandalo daw ito. Dito na daw niya nagawa ang krimen dahil daw sa pagka-mental blackout na niya. Sinabi niya na itinapon niya ang ulo sa diliman at habang nagko-commute ay itinapon niya ang ibang parte ng katawan na binalot niya sa dyaryo at paper bag. Natagpuan ng mga pulis ang tuyong dugo sa higaan ni Jose Luis at dito niya sinabi na dito niya tinatabi ang katawan bago niya ito itapon. Pero 3 araw ang makalipas, ang unang statement ni Jose Luis ay nag-iba na ang kwento nito at sinabi na hindi daw siya pala ang pumatay at isa lamang siya sa mga witness sa krimen na ginawa ng 3 mga lalaki. 2 daw ang pumatay kay Lucia at yung isa ay hinostage siya at tinutukan siya ng baril at ito rin daw ang naglagay ng ebidensya sa kanyang higaan. Pero hindi dito naniwala ang mga pulis dahil nakita daw dito ang ebidensya ng martilyo na ginamit sa krimen na nakita sa kanyang tahanan. At nung huhulihin na nga si Jose Luis ng NBI at mga pulis ay biglan na lang may nag-bomb threat sa kanila. Napakawalan daw si Jose Luis kaya pinakawalan naman ito ng mga NBI at mga pulis. At ayon nga sa mga sabi-sabi at kwento-kwento, si Jose Luis ay nakalaya at nanirahan na sa abroad kasama ang kanyang pamilya. At magmula nun wala na naging bagong lead sa kaso at ang kaso ay na dead end na. Pero ang publiko ay patuloy pa rin na inaalam ang nangyari. At nang dahil nga dito'y nabuksan ulit ang kaso hanggang ngayon. At hanggang ngayon ang kaso ay patuloy na umuusad pero wala pa rin silang maliyaw na sospek. Kayo mga makamakas, ano bang masabi nyo sa topic natin ngayon? Comment nyo lang sa baba. Pero bago yun, kung mahilig ka sa mga gantong video na kung saan meron kang makukuha ang kaalaman, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe. Click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas.